Hi guys, for today's video, tara, samahan nyo ako magluto ng my own version tinolang manok. So, ito na nga, may kawali na. Let's add some oily. And then, pakuluan muna natin siya ng konti. Lalagay ko na rin maya-maya yung bawang pag medyo mainit na siya. Pari nakahanda na yan kanina lahat yung mga gagamitin ko. So, kaya yun, pro bagsak na lang ko ng bagsak dyan. Yun. Nag-add na ako ng luya. Tsaka bawang. Mas masarap kasi yung tinola kapag marami siyang luya. Mas matatanggal yung lasa ng lansa niya. Kaya lagi ako nagluluto na may luya. So, yun na nga. Halo ko muna until mag-brown siya. Tsaka ako i-add yung sibuyas. So, ayun. Mayaman kami dito sa sibuyas. Hindi siya expensive. Kaya dami namin maglagay ng sibuyas. Ganyan ako magluto. Hindi ako nagtitibi sa sibuyas at saka sa mga bawang. Tsaka luya, para mas masarap. So, papabrown ko muna siya ng konti, pakukuluan ko muna siya ng konti para mag-brown siya. Tsaka ako ilalagay yung chicken. Pagigisa ko muna siya. So, sige, haluin muna natin ang haluin hanggang sila ay mahilo. Halo-halo, pwede na siyang lagyan ng yellow, kakahalo. Sige. Favorite ko yun, kaya yun, medyo na-enjoy ko na yung pagluluto. Medyo maalam na rin naman ako magluto, kahit pang pachamba-chamba lang. So, yun, hagis ko na yung mga manok. Bali, yung binili ko lang is wings and legs. Yan lang itatanol ako. Medyo maliliit lang siya. Ayaw ko kasi nung sobrang lalaki ng manok, kaya yung maliliit lang yung binibili ko. So, ayun, pakukuluan ko muna siya. Ay, gigisa ko pala muna siya ulit ng konti hanggang siya maluto. Para medyo mawala yung lensa niya kapag medyo nag-brown-brown siya dyan at naprito siya. Lagyan ko na rin siya ng mga pampalasa niya, magic syrup at saka yung nor cubes na chicken. Tsaka paminta. Nalagay ko na rin siya. Para habang nagigisa siya, may lasa na rin siya. O, diba? Haggis. Haggis. Then, halo-halo ulit. Add some pepper. Ang dami kong pepper. Para hindi siya, mas marami siyang lasa. O sige, haluin mo muna yan. Hayaan muna natin siya magkumulo hanggang siya ay mag-brown. So, ayun na nga, nag-brown na siya. So, let's put some water para mas lalo siyang lumambot. Mas masarap kasi yung chicken kapag malambot na siya. So, after mag-brown niya sa pag-isa, lagyan ko na siya ng tubig. Pakuluan na muna natin siya siguro mga 15 minutes, 15 to 20 minutes or mahigit pa para lumambot yung chicken at saka mawala yung mga dugo-dugo dun sa loob niya. Habang kumukulo pala yan, tinutusok-tusok ko siya ng mga tinidor or ng tinidor pala para matanggal yung dugo-dugo niya sa loob. So, ayan na nga, kulong-kulo na siya. Hayaan ko muna siya ulit kumulo. Mas masarap kasi siya kapag yung sobrang lambot na niya. Nilagyan ko nga pala yan ng sealing pula para siya ay medyo maanghang at saka hindi malasaan yung malansya niya. So, ayun na nga, lalagay ko na yung sayote. Sayote nilagay ko dyan. Bali, wala kasi ditong dahon ng sili. Kaya, ganyan lang yung kulay niya. Pag nasa Pinas kasi, may mga dahon na pwede siyang ilahukan dyan. So, dito, sayote lang nilagay ko. Kaya, yan. Konting pakulo lang ng sayote at maya-maya. Okay na rin siya. Ready to eat na siya. Mas gusto ko yung maraming sabaw. Mas mahilig kasi ako sa sabaw. So, ayun. Palambutin muna ulit siya ng konti. Waiting muna tayo. So, ayun na, kumukulo na. So, parang okay na siya. Parang malambot na yung chicken at saka yung sayote. So, tayo na guys. Kain na tayo. Bye! Yan na muna tayo for today's video. At yan na muna yung luto muna natin na ulam. Susunod na ulit tayo magluto. Bye guys! Let's eat! Enjoy!